Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Horas. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Patay na sa kamera ang renewal ng prangkisa ng ABS-CBN. Yan ay matapos ibasura ito ng House Committee on Legislative Franchises. Ibig sabihin po niyan, hindi na ito matatalakay sa plenaryo. Sa botong 70-11, inaproba ng komite ang rekomendasyon ng binuong technical working group na nag-iisa-isa ng mga umano'y paglabag ng TV network. Pero base po sa House Rules, maaari pa rin iapela ng ABS-CBN ang desisyon ng komite. At nakatutok si Victoria Tulad. The resolution to deny ABS-CBN's franchise application is hereby adopted. All House bills and House resolutions relative to the grant or renewal of the franchise application of ABS-CBN Corporation are hereby laid on the table. Sa desisyong ito, pinatay na ng Committee on Legislative Franchises ang aplikasyon ng ABS-CBN para sa panibagong prangkisa. Ano po ba ang ibig sabihin ng laid on the table, Mr. Chair? Para sir na, ano na siya, kill. Maraming salamat, Mr. Chair. Ibig sabihin po, itong usapin patungkol sa pagre-renew ng application ng ABS-CBN ay hindi lang po isinantabi. Ito po ay tinapos na ngayong araw na ito, Mr. Chair. Tama po ba? That is correct. Sa botong 70-11, inaprubahan ng komite ang rekomendasyon ng binuong Technical Working Group o TWG. The consensus was determined by the Technical Working Group by consulting some of the members. And although not all members were consulted because, you know, the inclinations of a lot of the members could already be determined from the conduct, from their conduct during the hearings, the questions they raised, and the points that they argued. Also, this consensus was arrived at after a consultation with leaders of blocs in the House. Sa findings, sinabing kaduda-duda ang Filipino citizenship at katapatan ni ABS-CBN Chairman Emeritus Eugenio Gabby Lopez III dahil hindi na irehistro ang kanyang kapanganakan. Kawalan ng patunay na Pilipino ang kanyang mga magulang nang siya ay ipanganak, patuloy niyang paggamit ng kanyang U.S. passport at pagboto sa U.S. elections. Punto ng TWG, ipinagbabawal ng saligang batas ang isang banyaga na magmay-ari ng isang mass media company. Paglabag din daw dito ang pagbenta ng ABS-CBN ng Philippine Depositary Receipts sa mga dayuhang mamumuhunan. Sa isyu ng limitasyon sa saligang batas na hanggang 50 taon lamang ang isang prangkisa, hindi naman daw ito nilabag ng ABS-CBN. Pero sa isyu ng kung paano nabawi ng pamilya Lopez ang ABS-CBN matapos ang EDSA People Power Revolution, ayon sa TWG, mukhang hindi nasunod ang itinakdang proseso. Nagtataka rin daw ito kung bakit walang isinumiting records ng arbitration proceedings sa komite. Ang prangkisa raw ng ABS-CBN ay para sa free-to-air frequency, pero nag-operate ito ng pay-per-view channel na Kapamilya Box Office nang walang permiso mula sa National Telecommunications Commission. Pinuno na rin ang pagkakaroon ng ilang channel ng ABS-CBN na napapanood lamang ng mga mayroong TV Plus box. Kahalintulad daw nito ang cable TV operation at walang hiwalay na prangkisa ang ABS-CBN at ang ABS-CBN Convergence Incorporated para rito. Wala rin daw silang permiso mula sa NTC na gawin ito. Mapanlin lang din daw ang paggamit ng ABS-CBN sa prangkisa ng Amcara Broadcasting Network para patuloy na makapag-broadcast nang ipasara ito ng National Telecommunications Commission. Naniniwala ang TWG na nagkaroon ng eksklusibong gamit at kontrol ng ABS-CBN sa prangkisa ng Amcara nang walang pahintulot ng Kongreso. May sapat din daw na dahilan para paniwalaan na ang Amcara ay dummy lamang ng ABS-CBN. Isa ring pinuna ng TWG ang kabiguan ng ABS-CBN na gawing regular employee ang ilan sa kanilang mga manggagawa. May masasabi din daw sa labor practices ng TV network dahil sa mga kaso ng illegal dismissal at iba pang mga reklamo. Hindi raw dapat maisakripisyo ang kapakanan ng mga manggagawa para lang sa kita. Sa alegasyon ng tax avoidance ng ABS-CBN, nabanggit ang subsidiary nito na Big Dipper Digital Content and Design na nakinabang sa mababang tax rate dahil nakarehistro ito sa Philippine Economic Zone Authority o PEZA.
Pero ang puhunan ng TWG, hindi naman daw pasok sa mga layunin ng PEZA ang Big Dipper. Dahil umano sa paglusot ng ABS-CBN sa mga butas sa sistema at tax laws na pagkaitan ang pamahalaan ng karampatang buwis na nagamit sana para sa taong bayan. Sabi ng TWG, legal man ang ginawa ng ABS-CBN, hindi lang legality ang dapat tingnan sa pagrepaso sa isang franchise holder dahil ang isang prangkisa ay isang pribilehiyo na ibinibigay dapat sa isang kumpanyang inuuna ang kapakanan ng mga Pilipino. Hindi naman nagbigay ng konklusyon ang TWG sa diumanoy biased reporting ng ABS-CBN at sa mga individual na reklamo ng mga miyembro ng Kamara. Hindi rin daw ito magbibigay ng hatol sa laman ng mga programa ng network at sa aligasyong nakikialam ito sa politika. Magiging kontra raw kasi ito sa prinsipyo ng press freedom, fair comment at self-regulation ng media. Pero hinikayat ang ABS-CBN na suriin ang sarili nito at mapagkumbabang unawain kung saan nanggagaling ang mga reklamo ng biased reporting, inappropriate program content at political meddling. Wala rin daw kinalaman dito ang press freedom. Ito raw ay simpleng pagtanggi sa pagbibigay ng isang pribilehiyo dahil nakitang hindi raw ito karapat-dapat na bigyan ng prangkisa. Tatlong mambabatas ang miyembro ng TWG, sina Cebu Representative Pablo Garcia, Camiguin Representative Xavier Romualdo at Marikina Representative Stella Kimbo. Pero si Kimbo, sinabing tutol siya sa rekomendasyon at findings ng TWG. Base sa House Rules, maaari pa rin iapela ang desisyon ng komite. Nakasaad sa Section 40 ng isang miyembro na bumoto kasama ang mayorya, pero nagbago ng isip ay maaaring ipareconsider ang resulta. Pero dapat, gawin niya ito sa mismong araw ng botohan o sa susunod na araw pagkatapos ng pagdinig. Isang motion for reconsideration lang ang papayagan. Ayon naman kay Representative Alvarez, maaari pa rin maghain ang sinumang kongresista ng panukalang batas na layong magbigay ng bagong prangkisa sa ABS-CBN. Pero dadaan din ito sa parehong proseso. Victoria Tulad, Nakatutok, 24 Oras. Nagpahayag naman ang labis na kalungkutan ang dalawang pinakamataas na opisyal ng ABS-CBN sa pagbasura ng House Committee on Legislative Franchises sa kanilang franchise renewal. Hindi raw ito ang resultang kanilang inasahan. Gayunman, nagpasalamat pa rin sila sa Kamara sa pagkakataong maipresinta ang kanilang panig. Labis po kaming nasasaktan sa desisyon ng Committee on Legislative Franchises na tanggihan ang franchise ng ABS-CBN. Naniniwala kaming nakapagbigay kami ng serbisyong makabuluhan at mahalaga sa mga Pilipino. Gayunpaman, nagpapasalamat kami sa komite para sa pagkakataong maipahayag ang aming panig sa mga isyung laban sa amin. Today is a sad day for the entire ABS-CBN family and for the millions of Filipinos who are hoping for a return on air. This is not the outcome we have hoped for, but we remain grateful that we were able to participate in the process and clear the issues raised against ABS-CBN. We are very grateful. Nagtipon-tipon po ngayon sa labas ng ABS-CBN ang kanilang mga empleyado at mga artista. Emosyonal sila sa ginawang pagbasura sa franchise renewal ng network at Nakatutok Live si Mariz Umali. Maris, kamusta na ang sitwasyon dyan sa labas ng ABS-CBN? Vicky, inulan man, nagpapatuloy na sa ngayon yung isasagawa nilang candle lighting ceremony nitong mga empleyado at mga taga-suporta ng ABS-CBN matapos nga ibasura ng kamera ang pagbibigay ng bagong prangkisa para sa broadcast network. Mangiyak-iyak ang mga artista at empleyado ng ABS-CBN nang makarating sa kanila ang balitang hindi pinagbigyan ng kamera ang hiling nilang bagong prangkisa para makapag-operate muli ang broadcast network. Ang iba, tila tulala pa sa masamang balita. Hindi ko po alam kung ano sasabihin ko sa inyo. Hindi ko po talaga alam na para akong nanginginig na hindi ko alam. Basta, ang alam ko lang malungkot ako ngayon. Mahalaga ito sa akin. Buhay natin to eh. Ang isa sa mga executive ng ABS-CBN sinabing sana raw binigyan pa sila ng pagkakataon. It looks highly political. Highly political. But that being said, I respect their decisions and I respect what they have done. I will accept it. It's painful. It's painful. No doubt about it. But the law is the law. Masakit ngayon, I feel like we didn't get
a chance. Handa naman magbago ang ABS. Handa naman to change whatever needs to be changed. So I feel so bad that we were not given an opportunity to change again. Bago ang paglabas ng resolusyon, nagtipon-tipon ang mga empleyado at mga taga-suporta ng ABS-CBN sa harap ng network. Ang kanilang mga sasakyan, nilagyan ng mga lobo at tarpaulin ng pagsuporta sa pagbibigay ng prangkisa sa network at pagdepensa sa press freedom. Nag-convoy ang caravan papuntang Batasan para iparating sa mga mambabatas ang kanilang pakiusap. Kasama sa mga sumali sa pagtitipon sina Catherine Bernardo, Angel Oxin at Piolo Pascual. Nandito lang tayo talaga para magpakita ng suporta sa ABS. You know, tumatanong tayo ng utang ng loob at humingi tayo ng compassion sa Kongreso para mabigyan ng pagkakataong magkaroon ng buhay ang hindi lang mga empleyado, pamilya po ng ABS-CBN. Sa isang punto, lumabas ang ilang kongresista ng Makabayan Block para ipahayag ang suporta sa mga taga-ABS-CBN. Pero kalaunan, dinisperse din ang rally ng mga otoridad. Inutos lang po sa amin ang ano namin, ha? Sige na po, wala na po. Sinabihan na po kayo ng official namin na tapos na po yung programa nyo. Sige na po, ma'am. We just wanna stand our ground, but syempre hindi naman kami magkukos ng trouble. We're practicing social distancing as well, but we wanna fight, you know, in a good way just for them to realize na we mean well. Sa labas ng ABS-CBN na uli sila nagpatuloy ng kanilang pagtitipon. Ang ilang pang ABS-CBN celebrities nag-motorcade para ipahayag ang kanilang pakiusap sa Kongreso. Vicky, kung makikita mo sa akin likuran ay nagpapatuloy pa rin ang sinasagawang vigil ng mga empleyado dito sa harapan ng kanilang estasyon. Ano? At patuloy pa rin yung pagdating ng iba pang mga taga-suporta para makiisa sa kanilang layunin at ang kanilang isinasagawang vigil. Panay naman ang pagpapaalala ng mga marshals at mga security officials ng social distancing sa kabilang itong ginagawa nilang vigil. At ayon naman sa pamunuan ng ABS-CBN ay pinaplano pa nila ang magiging susunod nilang hakbang. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Mariz Umay. Wala na munang imikan habang nasa loob ng mga tren ng LRT-1. Pag-iingat daw yan kontra COVID-19. Sa mga biyahe naman ng PNR, hindi lang pagsasalita ang sisitahin, kundi pati ang paghawak sa sariling mukha. Yan ang tinutukan ni Mark Salazar. May sisita raw sa iyong train marshal kapag narinig kang nagsasalita sa loob ng bagon. Yan ang pinakabagong patakaran kontra COVID sa LRT Line 1. Bawal magkwentuhan, bawal makipag-usap sa telepono kahit pa nakamask ka. Another layer of protection is if wala nagsasalita, wala lalabas sa droplet. So yun po yung naging mas, at least additional layer of protection on top dun sa lahat pa na ini-implement. Kamask sila sa loob, pagpasok, pero biglang nag-ring yung phone, tapos they have no choice, sinasagot nila. And then tinatanggal nila, siguro kasi nahirapan sila magsalita. Pwede rin tumanggap ng tawag. Kaya magsalita, basta nakamask, tama ba? O totally without any mask, with mask or without it, bawal yung magsalita doon? Encourage po na no talking. And if kailangan talagang urgent or parang it's a call na life or death situation, baka po pwede pero quick lang. And pero ang in-encourage namin is huwag na munang magsalita. Anyway, mabilis naman po yung biyahe ng train. Sa PNR, hindi lang bawal magsalita. Babantayan din ang galaw ng kamay mo. Yung kamay mo na punta ka kung amo, isang pagkakitain ka ng yung first step of transmission eh. Oo. Pero yun ay sisitahin lang, ano sir? Hindi naman pabababain. Hindi naman. Siyempre, naintindihan pa rin namin na minsan yung taong bahay nakakalimot. Sisimula na rin sa susunod na linggo ang dry run ng digital ticket purchasing sa PNR. Wala na raw dapat face-to-face transaction sa pagitan ng ticket seller at pasahero. May standard QR code na yung ruta. Tapos yung ruta, i-scan mo lang, mabayad mo lang. Mayroong makina na mag-print ng ticket mo. Tapos yung ticket mo, yun na ipapakita mo. Sa sistemang ito, makakabili ka lang ng ticket online kung pasok ka pa sa 150 lang na pasahero na pinapayagan kada biyahe, kada tren ng PNR. Baka marahil siguro yon na makakabuti. Pwede rin itatap yung ano. Mas okay pa sa akin. Para mas mabilis yung proseso, wala nang pila-pila sa ano. Mabuti po yon.
para makaano sa iwas sa virus. Hindi naman nakikita ng PNR at LRT1 na mangyayari sa kanila ang tigil operasyon gaya ng sa MRT3. Kasi po, nag-i-implement kami ng Team A and Team B, flexible work arrangements for our employees. Since actually since ECQ to modified ECQ to GCQ, no more than 50% ang tao sa depot and sa office. And then yung mga support employees work from home. Simula nung ECQ, 8 lang daw na tauhan ng LRT1 ang nagpositibo sa COVID-19. 2 na lang daw ang naka-quarantine. 2 naman na nagpositibo sa PNR. Yung tao na ano, hindi na siya pumasok dahil may symptom siya. Tapos ang pag-test siya doon sa barangay nila, nag-positive siya. So sinabi na lang sa amin na nag-positive siya. Regular daw ang pamiting ng DOTR sa mga operator ng railways para mag-isip ng mga karagdagang transport protocol na sisigurong tuloy-tuloy ang biyahe sa pagbubukas ng ekonomiya. Mark Salazar, Nakatutok, 24 oras. Bantay sarado ngayon ang isang construction site sa Bonifacio Global City sa Taguig. Kasunod po yan ng pagpositibo sa COVID-19 ng mahigit 300 manggagawa roon. Nakatutok si Emil Sumangit. Naka-isolate na ang 327 manggagawa sa isang construction site sa BGC Taguig na nagpositibo sa COVID-19. Hindi pinangalanan ng lokal na pamahalaan ang construction site pero tiniyak nilang bantay sarado na ang lugar. Yung area ng construction site is contained. It is marshaled by the PNP, by the BGC marshals, and also by the private security. Mahigpit daw na minomonitor ng City Epidemiology and Disease Surveillance Unit ng Taguig ang kalagayan ng mga manggagawa na kabilang sa 700 sumailalim sa swab test nitong nakalipas na buwan. Ilan ho sa mga 300 construction workers ay nasa national quarantine facility natin. Ilan naman ho sa kanila ay nandun sa loob ng barracks doon sa construction site. Malaking porsyento ng mga positibong kaso natin doon, asymptomatic. Sa ngayon, nasa 1,200 mahigit na ang COVID cases sa Taguig at paniwala ni Cayetano, tataas pa ito dahil sa pinaigting nilang testing at pagdami ng tao sa lansangan. Yung construction site na ho na yan, simula March 15, nandyan na ho yung mga construction worker. Walang nagkasakit. Nung nag-declare ho tayo ng GCQ, nagsimula na hong may lumabas-pasok, dyan ho nagsimula yung kaso. So directly related ho, no, yung pagbukas ng ekonomiya, yung paggalaw ng tao, dun sa pagtaas ng kaso. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 oras. Sabi nga nila magtanim ay di biro, pero pinatunayan na isang komunidad na kahit ang nakatiwangwang na lupa sa lungsod, pwede magbigay na masaganang ani. Kung lahat, magtutulungan. Yan ang tinutukan ni Ivan Pairina. Sa nakalipas na 3 dekada, ganito na nakagisnan ni JC Tejano ang bakanting loting ito sa tabi ng kanilang bahay sa Novaliches, Quezon City. Kuhang larawang ito nito lang Abril matapos magkasunog sa bakanting lote. Pero nang magka-enhanced community quarantine dahil sa COVID-19 pandemic, nagpa siya silang magkakapit bahay na magtulungang linisin ang lote para pagtaniman. Kaya ang dating tambakan ng basura, isa ng pinakikinabangang vegetable farm. Naisip din namin, ayos na meron kaming sariling pagkain no, dito sa tabi ng bahay namin, no, dito sa community, na madaling makuha, madaling mapitas, no, para makaiwas sa pagpunta sa palengke. Dahil walang mabilhang gamit doon, dumiskarte ang magkakapit bahay. Lahat halos sa mga gamit dito, recycled, mga lumang gulong, mga pinagtagpitagping sirang kama at kabinet, at mga alambring ginawang balag. Makalipas lamang ang 3 buwan, sagana sa gulay ang mga taga rito. Not for sale ang mga inaaning gulay, basta ang kasunduan, anihin kung ano lang ang kailangan. Dito merong okra, no, sitaw, ampalaya, patola, upo, ube, papaya. Ang naging limitadong transportasyon din dahil sa ECQ ang nagtulak sa pamunuan ng Manila Zoo para gawing organic urban garden ang bahagi ng malawak nilang lupain para taniman ng mga gulay at prutas na pwedeng ipakain sa mga hayop sa zoo. Ang alagang elepante ng zoo na si Mali halimbawa, kumakain ng 100 kilo ng pinaghalong gulay, prutas at damo bawat araw. Pero sako-sakong dumiri naman ang ambag niya kada araw na ginagamit ngayong pataba sa lupa. Kung sakasakaling hindi makabiyahe ang mga gulay, napapakain natin sa mga animals,
eh mapipilitan tayong mangutang o maghanap ng ibang makakainan dito. So since malaki ang aming area, napag-usapan natin, pagkasunduan namin na magtanim kami ng mga gulay at prutas. Ang lokal na pamahalaan ng Quezon City matagal nang isinusulong ang urban farming bilang tugon sa malnutrisyon at kakulangan sa pagkain ng mga urban poor community. May 200 urban farms na raw sa buong lungsod at handa silang tumulong sa iba pang interesadong magkaroon nito sa kanilang mga komunidad. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. At balikan po natin ang balita sa pagbasura sa ABS-CBN franchise renewal. Sabi po ng palasyo, end of the road na raw para sa aplikasyon ng prangkisa ng network. Naglakas naman po ng... Ang binaryo, no? End of the road na po yan. Ang alam ko po walang apila eh, kasi hindi naman po kuhukuman ang isang ang congressional committee. Wala pong apila doon kung ano naging desisyon ng komite, yun na po yung desisyon. Naglabas naman ang hinaing ang ilang opisyal ng gobyerno at grupo kaugnay sa naging desisyon ng Kamara. Sabi ni Vice President Lenny Robredo, meron itong chilling effect. Hindi raw kalabisang isipin na maaring magbago ang mga editorial choice ng ilang pahayagan dahil sa panggigipit umano na ginawa sa ABS-CBN. Ang mensahe raw nito, kapag hindi tayo sumang-ayon ng buong-buo sa kanila, kalaban nila tayong ituturing. Si Senadora Grace Poe na chairman ng komite sa Senado na didinig din sana sa prangkisa, iginiit na dapat nabigyan ng pagkakataon ang ABS-CBN na ayusin ang mga sinasabing paglabag nito, bagay na ibinibigay raw sa libu-libong aplikante ng prangkisa. Sabi naman ni House Speaker Alan Peter Cayetano, tinanggap na raw nilang maraming tututol sa desisyon ng komite anuman ang maging desisyon nila. Hinikayat din niya ang taong bayan na basahin ang mga resulta ng mga hearing para maunawaan ang desisyon. Sabi naman ng Alter Media na grupo ng mga independent journalists, muli umanong nag-traidor ang Kongreso sa sambayan ng Pilipino. Para naman sa National Union of Journalists of the Philippines, hindi raw dapat ituring na araw ng pagkatalo at pagluluksa ang 10 ng Hulyo. Patunayan din daw na ang kagustuhan ng mga tao at hindi ng Kongreso ang siyang mananaig. Kanya-kanya pong diskarte ang mga mag-asawa at magkasintahan sa pag-angkas sa motorsiklo, ngayon pwede na sila ulit sa kalsada. May gumamit po ng plywood at karton, meron din plastic, pinangharang na pinaskilan pa ng marriage certificate. Pasado naman kaya mga yan sa mga otoridad? Tungayan sa pagtutok ni June Veneracio. Nagsulputan ang mga kakaibang protective shield na yung unang araw na pwede nang bumiyahe na magkaangkas ang mag-asawa at magka-live-in. Malayong malayo sa prototype design ng protective shield na aprobado ng gobyerno. Ika nga, expectation versus reality. Merong plywood na itinali sa likod ng rider para magsilbing harang sa angkas sa likuran. Ito po yung pinakamabilis na paraan eh. Meron ding karton na nakakabit sa maliit na trolley. Magpapagawa naman, kaya lang hirap lang talaga sir, maghanap ngayon ng pagawaan. Ang isang ito, acrylic plastic nga, pero wala namang bracket at mano-mano lang hinahawakan ng angkas. Wala pa sin budget sir eh. Acrylic muna para makasabay ang misis ko, lagi lang commute, kawawa kasi. Ang karaniwang gamit ng mga napara ng PNP Highway Patrol Group ay yung mga gawa sa PVC pipe na nilagyan ng ordinaryong plastic cover. Ito naman yung diskarte ng mag-asawang ito, no? Yung kanilang improvised shield na gawa sa plastic na may kawayan. Nilagyan na rin nila ng marriage certificate. Ito, photocopy ng kanilang marriage certificate. Para kapag napara sila, ito na agad yung kanilang papakita, lalabas na lang yung kanilang ID. Ang marriage certificate kasi ang isa sa mga hinihinging pruweba na mag-asawa talaga ang magkaangkas. Hindi ito pwede. No? Mas maganda rin sana ito, authenticated. Itong kasi meron talaga yung certified photocopy na marriage certificate. Ang mga magkarelasyon naman, binubusisi ang mga ID. Dapat pareho ang kanilang address. Kapag hindi, hinihingan sila ng iba pang katibayan. Ito po yung patunayan na sila. Iisa po sila sa bahay. Nationwide ang ikinasang operasyon ngayong araw ng PNP HPG. Dapat may barrier sa gitna. Pero sa ngayon sir, pagbibigyan namin muna kayo dahil... Pero simula bukas, wala na raw pagbibigyan.
bukas, ipapatupad na natin itong guidelines na kailangan meron silang protective barriers between dun sa mag-asawa at live-in partners. Pero hindi pa rin maiwasan ang ibang napara na questionin kung bakit kailangan ang buyer. Dagdag gastos na, delikado pa raw. Mas maganda siguro sir, wala nang ganito sir kasi magkasama yun sa bahay sir. Gumamit na lang din tayo ng safety gear at face mask. Sa harap ng mga pagamba na baka maging sanhi lang ng aksidente ang protective shield, lalo na kapag hinampas ng hangin. Sabi ni DILG Secretary Eduardo Anyo, kahit naman walang shield, talaga o walang barrier, matakot-takot yung aksidente na yung motor. No? Nasa driver talaga yan. Ano? Ang hindi nakalusot ngayong araw ay yung mga magkaangkas na bawal pa rin talaga. May nahuling magama, meron ding magkapatid. Hinigpitan ng gobyerno ang angkas para iwas hawahan ng COVID-19. Baba na lang po tayo. Bawal po magkapatid. June Veneracion, Nakatutok, 24 oras. Kung kailan pwede na ang mas maraming deboto na pumasok sa simbahan at saka naman nasunog ang Santo Niño de Pandacan Parish sa Maynila. Sa gitna niyan, hindi pa makita roon ang antigong imahen ng Santo Niño. Nakatutok live si Jamie Santos. Jamie, anong latest dyan tungkol sa Santo Niño? Mel, patuloy na inaalam kung nadamay nga sa sunog ang 400 years old na Santo Niño ng Santo Niño de Pandacan Parish o nawawala. Wala pa kasi makapagbibigay ng impormasyon sa sinapit ng santo. Pasado launa nang itaas ang ikatlong alarma sa sunog na sumiklab sa bahagi ng Santo Niño de Pandacan Parish sa Pandacan, Maynila. Dali-dali ang mga bumbero na apulahin ang apoy na bumabalot sa simbahan. Nang mapasok ang loob ng simbahan, nagtulong-tulong ang mga pulis, bumbero at ilang residente para mailabas ang puon ng Nazareno. Sunog na ito at tila taong nalapnos ang balat. Tupok na rin ang buong loob ng simbahan. Bumagsak na rin ang altar. Wala na rin natirang mga upuan sa loob. Maging ang ilang naiwang santo, di nakaligtas sa sunog. Alauna 9 ng hapon, tayo ay agad na nagdeklara ng second alarm upang makapagpadala tayo ng mas maraming truck. Okay. Dahil nakita na itong sunog sa loob ay malaki. Okay. At sa ganap na alauna, gis ng hapon, nag-third alarm tayo para mas marami pa ang supply ng tubig. Okay. At nakita sa loob na talagang ang trusses nito ay gawa sa kahoy, ang kisame ay gawa sa kahoy, kaya di maikakailan na pagdating ng bumbero natin ay malaki na. Kwento ng ilang saksi, bigla na lamang daw may apoy at mabilis itong kumalat sa simbahan. Baka masalba yung LPG, pagbaba po nila biglang sumabog, kumalat na po siya hanggang ganun, nagkalat-kalat na po. Ngayon, si Santo Niño, pinipilit pong salbo ng bombero, nandun po, kumalat na po siya ngayon. Ito po lahat po kasi, lahat po, kahoy po lahat yan. Even yung isang assistant priest namin, paglabas daw po niya ng room niya, as in malaki na yung apoy, kaya lumabas na lang talaga siya. Naiyak naman ang napasugod sa simbahan nang malamang ito'y nasusunog. Yung nanay ko po, yung abo, doon baka di ko makuha. Kitang-kita ko namin yung sunog, kaya napatakbo ako dito. Naalala ko nanay, tatay ko, sangko ko. Hindi ako makuha Baka nawala na ho yun Sa likurang bahagi raw ng ikalawang palapag ng simbahan nagsimula ang apoy. Kaninang alas 11 ng umaga, may naganap pang binyag sa simbahan. Mel, patuloy ang isinasagawang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa sanhi ng sunog na tumupok nga dito sa simbahan ng Santo Niño dito sa Pandacan. Mel? Pero ano, Jamie, ang mga tinitignan nilang mga naging sanhi ng sunog? Alam na ba natin yon, Jamie? Mel, sa ngayon, wala pang maibigay na eksakto o tinitignang angulo ang mga bombero, no? Pero maaring daw isa yung sa electrical faulty wiring o baka may naiwang appliances. Kasi nung mga oras daw iyon, nakabreak yung ilang staff at nasa labas yung ilang pare na nananatili dito sa loob ng simbahan. Kaya patuloy yung kanilang isinasagawang investigasyon para malaman kung ano talaga yung pinagmulan ng sunog. Mabilis nga kumalat yung apoy dito sa simbahan dahil ang simbahan daw ay gawa sa pawang mga light materials at kahoy, Mel. Maraming salamat sa iyo, Jamie Santos.
Sinubukan na po ang online classes sa Quezon City, pero bukod sa bumabagsak at paputol-putol ang internet connection, may ilang estudyante hindi nakalahok dahil walang gadget o di kaya'y walang internet. Nakatutok si Salima Refran, exclusive. Ganito na raw ang aasahan ng mga estudyante ng junior at senior high school sa Quezon City sa pagbubukas ng klase sa Agosto. Si teacher at ang mga estudyante wala sa paaralan, kundi nasa sarili mga bahay at nakaharap sa kani-kanilang computer o gadgets. Sinubukan na ng Quezon City Division of Schools ang online learning sa 40 incoming grade 11 students ng Eugenio Lopez Jr. Senior High School. Habang kasama sa virtual classroom, kailangan magbukas ng ibang window para naman makasabay at makasagot sa mga tanong ng guro. Ano ang kahulugan ngayon ng wika? Pero nagkaroon ng aberya. Yan, nawawala. May pagkakataon po kasing naghahang din po yung mga ginawa kong classroom response system. Kailangan din po ang guro ay maparani. Kailangan po mag-isip ka kung hindi po gagana yung una, ano yung pangalawa mo at pangatlong plano. Pero hindi lahat ng estudyante agad nakakasabay. Si Jana May Vergara, smartphone ang gamit at hindi laptop o tablet tulad ng ibang kaklase. Tapos kadalasan po naghahang, ganun po, nagdi-disconnect. Nag-aalala tuloy siya sa kanyang pag-aaral. Baka lang po hindi po ako makapasyadong makasabay, ganun po. Kasi po, parang naninibago din po ako kasi mas maganda po talaga kung face-to-face. Marami naman ang nag-freeze o nagpuputol-putol ang internet connection. Mahirap po kasi napuputol po yung discussion po ng lesson. Mahirap lang po yung sa ano po. Baka po mahuli ka sa lesson or hindi ka makasabay sa tinuturo ng sa kanila ng iba. Yung hirap din po talaga ng internet connection kasi po minsan ma'am, yung iba po wala naman po silang stable connection katulad ng mga wifi o kung ano man. Yung iba po ma'am, dependent lang po sa load. Karapatan ng bawat batang Pilipino ang edukasyon, pero hindi maikakailang malaking bintahe o lamang ang pagkakaroon ng kakayanan o access sa mga gadgets at teknolohiya, lalo na ngayong pandemya. Pero paano na lamang yung wala? Siyam na mag-aaral nga ang hindi naka-attend ng klase kanina dahil walang gamit o access sa internet. Para sa mga tulad nila, meron naman daw alternatibo. Kung hindi po kakayanan ng online, meron po tayong modular po. Okay? Na pwede po yung module na yon isesend po sa mga mag-aaral. Meron din naman po tinatawag na digitized module na pwede po isend po namin yung recorded video na ito ng klase ko sa bata po na hindi po makasabay ngayon sa online class po na synchronous. Meron din po mga pagkakataon na hindi po ako nakakasunod. Ito po, yung video po ayaw po lumabas. Parang paano pa po kaya yung mga iba? Hindi naman po privilege po kasi ang lahat eh. Ayon sa LGU, pahihiramin ng laptops at computers ang mga guro. 176,000 students ng grade 7 hanggang 12 ang pahihiramin ng tablets ng lungsod na may monthly load para sa data na gagamitin sa online classes. Sa Quezon City, we want to make sure na kahit papano masuportahan natin yung mga mag-aaral natin dahil ito yung bagong pamamaraan nila ng pag-aaral for the next 6 months. Salima Rafrad, nakatutok 24 oras. Namataan ang sunod-sunod na kidlat sa papawirin ng Angeles at Pampanga. Ayon sa PAGASA, lightning storm ang tawag sa serye ng mga pagkidlat na nagpamangha sa Angeles, Pampanga kagabi. Maya't mayang gumuguhit ang kidlat sa may itim na ulap. Pero kapansin-pansin, hindi naman umulan at wala ring malalakas na kulog. May kasama namang ulan ang sunod-sunod ding kidlat na namataan sa Concepcion sa Tarlac. Animo, may mga paputok sa dami ng kumikislap na kidlat. May namataan ding lightning storm sa Muñoz Nueva Ecija. Bago nito, may nakita pang malaking ulap ang mga residente. Ayon kay GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz, dulot pa rin yan ng malawakan at malalakas na thunderstorms. Lubhang malakas ang pataas at pababang daloy ng hangin, kaya nagkakaroon ng friction o kiskisan ng mga electrically charged particle na lumilikha ng mga kidlat.
And speaking of kidlat, yan po ang ating leksyon sa telebisyon ngayong gabi. Aalamin din natin kung totoo ba ang mga paniniwala ng ilang Pinoy para makaiwas sa kidlat. Tara na't maki-think talk kay Mark Salazar. Takot ba kayo sa kulog? At kidlat? Paano nga ba sila nabubuo? Ang kidlat o lightning ay maliwanag na linyang puno ng electrical discharge o kuryente. Kadalasang may kasama itong malakas na tunog na tinatawag namang thunder o kulog. Thunderstorm naman ang tawag sa weather disturbance na nagpo-produce ng kulog at kidlat na may kasama ring hangin at ulan. Kadalasang nagmumula ang kidlat sa mga ulap. Ang ulap ay mayroong positive at negative electrical charges. Imagine ninyong puno ito ng plus at minus signs. Pero kapag bumabagyo o umuulan, may malalakas na hangin na nagpapahiwa-hiwalay sa mga ito. Napupunta ang positive charges sa itaas na bahagi ng ulap, habang ang mga negative charge naman sa ibabang bahagi. May negative at positive charges din ang lupa, kaya naa-attract ng positive charges sa lupa ang negative charges sa ulap. Kapag nagdikit ang dalawa, dito na nagkakaroon ng kidlat. Sa sobrang lakas ng kuryenteng dala ng kidlat, umaabot ang init nito sa 50,000 degrees Fahrenheit o 5 beses na mas mainit kaysa sa surface ng sun. Sa sobrang init ng kidlat, ang tiny particles ng hangin na dinaraanan nito ay umiinit din. Nag-e-expand at sumasabog ang air particles at gumagawa ng shock waves. Nagdudulot ito ng malakas na tunog na kilala natin bilang thunder o kulog. Astrophobia ang tawag sa matinding takot sa kulog at kidlat. Pero ang tanong, dapat nga ba nating katakutan ng mga ito? May iba't ibang paniniwala tungkol sa pagiging ligtas mula sa kulog at kidlat. Kasama ang meteorologist na si Ariel Rojas, susuriin natin ang ilan sa mga ito. Totoo po ba na ang lightning never strikes in the same place twice? Hindi totoo yan. Pwedeng tumama ng paulit-ulit ang kidlat sa isang lugar, lalo kung ito ay mataas, patusok, at isolated. Bilang halimbawa, alam ba ninyong on the average, ang antena ng Empire State Building sa New York sa Estados Unidos ay tinatamaan ng kidlat 25 times a year? Totoo po ba, pag nasa ilalim ka ng puno, mas malaki yung chance ang matamaan ka ng kidlat? Totoo iyan. Kapag ikaw ay nasa ilalim ng isang puno, mas mataas ang tsansa na ikaw ay tamaan ng kidlat. Dahil ang puno ay good conductor ng electricity dahil ito ay may tubig at sap o yung fluid na nag-transport ng nutrients sa iba't ibang bahagi nito. Totoo po bang hindi kailangan patayin ng dekuryenteng gamit pag sunod-sunod ng kidlat? Hindi totoo iyan. Kahit safe place ang loob ng bahay, during a thunderstorm, maaari pa rin tumawid ang kuryente mula sa kidlat sa power lines papasok sa loob ng bahay. Yan po ang ating meteorology lesson for today. Manatili po sa bahay tuwing kumukulog at kumikidlat para always safe tayong lahat. Ako po si Mark Salazar, naka-Think Talk 24 Horas. Kinalayan ng pulisya si Angela Belarmino, ang tinuturong nasa likod ng pagpatay kay Jang Lucero na natagpo ang tantad na saksak sa kanyang kotse sa Laguna. Wala raw kasing sapat na ebidensya laban kay Belarmino. Nakatutok si Jang, konsulta. Dahil sa muna'y kawalan ng sapat na ebidensya, dinismiss ng Calamba Prosecutor's Office ang reklamo laban sa 20 anyos na si Angela Belarmino, ang itinuturo ng Calamba Police na isa sa mga nasa likod sa pagpatay kay Jang Lucero. Nakalaya si Belarmino kahapon, alinsunod sa utos ng piskalya, kasunod ng pagbasura sa reklamo. Inireklamo ng PNP si Belarmino ng murder matapos umanong positibong kilalanin ng isang saksi sa Los Baños Crossing at ituro ng isa pang saksi na nakakita raw kay Belarmino na bumaba sa sasakyan ng biktima sa Bypass Road, Bukal, Calamba, Laguna. Ginamit na ebidensya rin ang tattoo na nasa likod na nakita sa CCTV at sa kahalintulad na tattoo ni Belarmino.
pero nakulangan ang piskalya sa ebidensya. Bago nakalaya, iginiti Bilarmino na wala siyang kasalanan. Ipinakita rin niya sa amin ang kanyang mga kamay para ipakitang wala itong sugat na maaring galing sa insidente. Malinis. Malaya. Hindi ako yun. Alam sa sarili ko. Sayang mo ako, sensya yung sumitap sa akin nito. Tumanggi muna magbigay ng pahayag sa kamera ang Calamba Police, pero tuloy daw ang panganganap ng dagdag na ebidensya tulad ng forensic at technical evidence laban kay Bilarmino at iba pang mga kasabwat sa krimen. Katuwang nila ang bagong tatag na Special Investigation Task Group. Kumpiyansa pa rin ang provincial government ng Laguna na mahuhuli rin ng mga otoridad ang mga may sala at mabibigyan ng katarungan ang pagkamatay ni Lucero. Kung meron pong mga civilians dyan, may mga concerned citizens dyan na mayroong alam at pwedeng makatulong to resolve the case, ay of course, kailangan po natin ng tulong po nila. John Consulta, Nakatutok, 24 Horas. Samantala, commercial model, freelance actor at part owner ng gym, pero napilitang mag-iba ng karera. Yan po ang nangyari sa isang lalaki matapos subukin ng pandemya. Pero bumangon siya kasama ang kanyang mga empleyado at nagawa pang tumulong sa iba pang nangangailangan. Ang kanyang kwento sa pagtutok ni Rafi Tima. Isang bayan, tayo'y ahon, walang maiiwan sa pagbangon. Sa edad na 24, marami nang narating si JM Magalona. Isa siyang commercial model, naging theater actor din, at part owner ng isang fitness gym sa Las Piñas. Hanggang sa dumating ang COVID-19, dahil sa lockdown, lahat ng kanyang modeling projects tumigil. Ang kanilang gym nagsara. Depressing siya. Sobrang parang dumating ako sa point na ano nang gagawin ko? Wala na akong magawa. Wala akong work. Walang income. Lahat puro palabas. Ang kanyang mga ipon nakapuhunan sa negosyo na hindi na kumikita. Habang tumatagal ang lockdown, hindi na lang sariling pamilya ang kanyang inaalala, kundi maging empleyado nila. Sinabi ko if ever na magtagal to, hindi ko na talaga kakayanin. It's either magbebenta na ako ng kung ano meron ako or mababaon ako sa utang. Dito niya naalala ang isang food business na dati niyang binalak gawin. Pero dahil dine-in ang original na konsepto, binago niya ito at ginawang silog delivery. Pinahiram siya ng kanyang kapatid ng perang pandagdag sa natitirang 3,000 piso niya. Gamit ng isang lumang palayok, maliit na kalan at imahinasyon, nabuo ang Project Topsy. Sa lumang kusina ng kanilang gym na isang dating bar, sinimula ni JM ang pagluluto ng mga silog. Katuwang niya sa kusina ang kanilang boxing coach at kanilang mga tagalinis ng gym equipment. Sa loob lang ng 2 araw, bumalik daw ang kanyang puhunan at kaunting tubo. JM, you have a product. Continue. Laban mo yan. Masarap. Siguro yung mga bad comments is the servings. Kasi nag-start ako, wala akong matinong contact with the suppliers. Makalipas lang ang isang buwan, lumago ang negosyong tapsilog ni JM. May ibang umuorder ng pagkain, hindi raw para sa kanila, kundi para ipamahagi sa iba. At dito niya naisip na buuin ang Project Topsy Cares. Depende sa budget ng donor, magluluto sila ng food packs para sa mga nangangailangan. Babudgeting ko to, nakakabuo ako ng 100 to 150 food packs na naipamimigay namin sa hospitals and frontliners, tsaka yung mga homeless. Ipinagpapasalamat naman ng kanyang mga empleyado at partner sa fitness gym ang dagdag kita. Dati ka na ba nagluluto? Hindi po eh. Yung hindi ka talaga na marunong po magluto pero yun nga, hindi ganun ka ano. Pero ngayon, natuto na ng sobra. Dahil sa extra na kita, hindi kailangang ma-lay off ang mga empleyado sa gym. From 0 to 110, yung feeling na biro mo nandun na ako, pabagsak na ako. Pero ginawan pa rin ako ni Lord ng paraan na worry not, akong bahala sa'yo. Ang tagumpay ng Project Topsy at Project Topsy Cares patunay na sa bawat pagsubok may oportunidad na nakatago. Kailangan lang itong hanapin at pagyamanin. Rafi Tima, Nakatutok, 24 Horas. May tutuling ng COVID-free ang bayan ng Oslob sa Cebu dahil gumaling na mga residente ang tinamaan ng sakit. Pero ang mga butanding o whale shark na dinarayo sa naturang lugar, tila nag-quarantine din daw. Mula sa Cebu, nakatutok si Ian Cruz.
Isa sa dinarayo ng mga turista sa probinsya ng Cebu, ang bayan ng Osdob na halos 2,000 turista kada araw ang bisita. Pero dahil COVID pandemic, walang namamasyal ngayon sa lugar. Nasa ilalim ng Modified General Community Quarantine ng Osdob at dahil zero COVID cases ngayon ng bayan, mahigpit ang mga requirements para makapasok. Para nga makapunta kami sa Osdob, humingi pa kami ng permiso mula sa provincial government ng Cebu. Ang pangunahing atraksyon ng Osdob, ang higanteng butanding o whale shark, nagdadala ng 100 milyong pisong kita sa bayan kada taon. Pero dahil sa pandemic, umaaray ngayon ang mga mangingisda at tour operators. Napakalaki raw ng nalugi dahil wala nang nagpupunta sa mga isla na white sand ng mga beach, pati na ang nasa iba pang aqua activities gaya ng diving at snorkeling. In a given day, magkano ang kinikita niya? Nasa mga 40,000 po. So meaning kung isa sa isang daang araw, pag kinumpit mo, nasa 4 million na? Yes po. Yung mga naipo namin, yun na lang ang binabudget namin. Tapos nag-ano lang kami, nagtitinda kami ng mga gulay, kung ano-ano na lang yung mapagkitaan namin. Kanina, nagkaroon ng pagkakataon ng GMA News na lapitan ang mga butanding na pinapakain pa rin ng mga boatman kahit naka-lockdown at wala na ang mga turista. Ang obserbahan ng mga bankero dito sa Osdob mula nga nung nagpatupad ng quarantine kung saan wala na masyado mga turista, tila ba nag-quarantine din yung ilan sa mga whale shark dahil yung iba sa kanila hindi na lagi nagpupunta dito? Dati? Isang araw. Dati, umabot ng more than 20. 20 pa? Oh, 30 pa. Pagka yung season niya from May to October, yun, medyo marami sila. Ang gusto ng lokal na pamahalaan, buksan ng muli ang whale shark watching sa publiko. Balak nilang magpatupad ng minimum health requirements para mangyari yan, tulad ng pagsuot ng mask at pagkuha ng temperatura. Ang mga bangka, 50% capacity lang ang pwedeng sumakay. Dapat daw matiyak ang physical distancing. Pero kapag nasa dagat na, maaari naman daw wala ng mask. Hindi na ano yan natin, hindi na practical yon kasi mababasa din yung ano natin, yung mask natin kung nag-ano ka sa dagat, eh pag alis mo sa dagat, yung mask, no? So tanggalin na yung mask bago ka sumakay doon sa ano, then ibalik mo lang after sa nagbanlaw ka. Ang mga bankero naman. Bago din sila mag-ano ng sa trabaho nila, may mag-undergo din sila ng thermal scanning, mag-washing din sila, no? Yun, mayroon din silang sariling protocol na inaano, sinusunod. Sabi ni Governor Gwendolyn Garcia, may huling pulong pa sa Lunes ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para talakayin ang reopening ng turismo. May ilalabas din daw siyang executive order para maging malinaw ang lahat ng alituntunin sa gradual na pagbubukas. Ang mga kainan daw na enclosed o naka-aircon, dapat mayroong air purifier ayon sa gobernadora. Bawat aktibidad pang turismo, may kanya-kanya raw protocol na susundin. Ang mga gamit, dapat daw ma-disinfect. Itong mga diving gears, like yung flippers, even oxygen tanks, yung life jackets, na gagamitin ng mga tourists, they will have to be not just disinfected but sterilized using the ultraviolet irradiation bactericidal lamp. Mula sa Cebu, Ian Cruz nakatutok, 24 oras. Kahit kabuana na niya, tuloy-tuloy pa rin sa paghahatid ng maiinit na chika from home, si Iya Villania. Sa nalalapit na pagdating ng kanyang baby number 3, inalala siya ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Mm-hmm. Sino nga ba si Iya Villania sa likod ng kamera? Yan po ang tinutukan ni Katati Bayan. Mula Pilipinas, Singapore, South Korea, at maging Mexico. Mapalocal, Hollywood, K-pop at K-drama. Updated sa latest showbiz happenings, ang nag-iisang reyna ng Chica Minute na si Iya Villania Arellano. On at off cam, bibo at makulit ang Mars Pamor co-star ni Camille Prats. Almost every episode, meron siyang imposibleng wala siyang masasabi na hindi nakakatawa or parang hindi, yung parang, Mars, tama ba na sinabi ko yun? Lagi siyang may ganun. And I think that's very Iya.
kailangan mo man maranasan kung ano yung dynamics naman ng may anak na babae. Kasi sobrang galing mo nang mag-alaga ng boys eh. Fitspiration din ng maraming mommies si Iya. Kahit buntis, hindi siya humihinto sa kanyang active lifestyle. Iya, yeah. Idol ka kasi namin eh. Dahil sobrang ganang idol, I'm working out kahit na busog na busog ako. Yeah. And this is my best memory of Iya. I mean, yes. She manages to keep fit no matter what. Saan man magpunta si Iya, bit-bit niya ang good vibes back in 2005 sa De La Salle University, Manila. Tag si Iya as best classmate sa block dahil kahit nasa limelight na noon. And even though we only became classmates in a few subjects, whenever you would see my friends and I around campus, nakikipagkwentuhan ka, and even though she was already a celebrity back then, she remained humble, approachable, warm, and a really kind person. And now that baby number 3 is arriving soon, we're so excited for you. You have an amazing and beautiful family. Definitely isang caring mom si Iya kina Primo at Leon. Ngayon nga, excited na ang lahat kung si baby number 3 ay isang little Drew o little Iya. Our wish for Drew and Iya, now that outnumbered na kayo, technically outnumbered na kayo, enjoy the roller coaster ride. Magamit na gamit ninyo ang mga lakas ng muscles niyo ngayon dahil may bagong baby darating, and I'm so happy for you guys. Congratulations. And, the third one's always the game changer, so good luck guys. Kung mamuhula din lang naman, I'm hoping it's a baby girl para maiba. It's like a curveball, guys. So best wishes to you both, and of course good luck and congratulations on baby number 3. We love you guys. Siyempre, hindi kompleto ang pagbati na ito kung wala si Daddy Drew at sina Primo at Leon. Hi Mama, as if naman we live in a big house, so it's really hard to, you know, try to keep this video while you are in the bathroom, I think. Also, there's any Chica? Yeah, Chica. We just wanna let you know, we love you so much. We can't wait for the third baby. Can't wait for your sister, brother. What? I love you, Mama. I love you, Mama. Rooting for you, Mama. I'm rooting for you, Mama. Have a safe delivery, Mama. Have a safe delivery, Mama. Bye, Annie. Dad, Mel. I love you, Mama. And toys. Okay. Katatibayan updated sa showbiz happenings. Ay, naka girl ba talaga yan? O boy, ano ba talaga siret na Iya? Ako gusto ko malaman, ikaw, ano, what do you feel, Iya? Iya, what do you feel inside of you? Anong nararamdaman mo ngayon? Natatakot ka ba? Alam mo, I feel it's a baby. Tao naman siya. I hope so. Oh, I sure hope so. Iya, mga pero na tita, actually, alam mo, I'm preparing for another boy. Feeling ko talaga it's another boy. Nako, talaga ba? Oh, kamusta feeling ka naman? Kamusta ka naman? You're looking forward to the delivery? O natatakot ka? Anong feeling mo? Pangatlo. Excited? Pangatlo na yan eh. Parang ang bilis, parang siguro, ang dalas-dalas naman eh. May something. Diba? Grabe naman, tita. Ay, bakit? May konting diba? Takot, syempre, with the whole COVID thing happening. Tapos I'm really hoping na sana normal ulit yung delivery. Pero syempre, may mga ibang bagay na hindi natin kontrolado kapag nasa delivery room na, diba? So I'll just, bahala na si Lord. But I'm just praying for a safe delivery and a healthy baby and to be able to recover right away para balik trabaho agad. We'll join you in prayer, Iya. We'll join you. We'll good luck. Pray for you, Iya. Ay, nakamamimiss ka soon. Namin. I miss you all back there sa studio. Thank you so much sa lahat ng bumati sa akin ng safe delivery. Thank you. Thank you, 24 Horas. I love you guys. Love you too. Be safe. Pero, bago tayo magtapos, syempre, binabati natin ang ating binibini ng 24 Horas. Walang iba kundi si Vicky Morales. Happy birthday! Birthday niya, birthday! Ay, salamat!
Thank you to my beloved 24 family. Sana manganak na ngayon si Iya para magka-birthday kami. Para tipid sa celebration, di ba? Oo, tama ka. Ayan. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman, Arnold Glavio. At ako po si Becky Morales. Buong puso para sa Pilipino. Ito po ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras. Wala kang bulaklak kasi isip mo eh. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.